Ito ang mga kaganapan ngayong July 29. Naging okay na nga ang pakiramdam ni Tope at nagpapasalamat ito kay Rita dahil sa pag-aalaga nito sa kanya habang nangyayari sa kanyang pakiramdam na yun. At sinabi naman ni Tope ang pakiramdam na yun ay ayaw makita nila Andrew at ni Rita at ayaw niya makita ito. At tinanong nga ni Rita kung anong mangyari sa braso ni Tope at bigla na lang itong natulala at naalala kung anong mangyari doon. At binugbog pala siya ng mga armadong lalaki dahil pinaglalaban niya ang pagmamahal niya kay Rita noong mga panahon na yun. At wala siyang kalaban-laban at naimatay ito at napuruan ang braso. Habang silab naman, kaya niya kinuha agad kay Kiko ang bag dahil nandito ang USB na magpapatunay kung anong nangyari kay Tope noong gabi na yon at sa tatay nito na binugbog. Kasama pala silab doon sa mga gumawa noon kay Tope at tinapon niya na nga ang USB sa basurahan. Sinabi ni Tope kay Rita na kailangan niya nang bumalik dahil baka hinahanap na siya ni Baby Andrew. Sinabi naman ni Rita na kailangan niyong umuwi at kailangan niyong muna magpahinga. Nung mukhang pagod na ito si Tope, kakalaga sa mag-ina. Habang bumaba na nga si Mama Celia at nagpapaalam na nga si Tope na uuwi muna siya at kailangan niya magpahinga, sinabi na ito na inaamoy-amoy ni Baby Andrew at inahanap ni Baby Andrew ang amoy ng dalawa at bilang pumasok si Anna. At nagulat ang lahat at sinabi ni Hannah na anak nyo. Walang masabi si Tope at si Rita dito. Tuloy-tuloy na nga ang magandang kaganapan sa init sa magdamag. At pinaulit-ulit nga ni Hannah kay Tope tsaka kay Rita na anak nyong dalawa. At halos walang masabi si Rita at si Tope dahil dito. Kasi kitang-kita sa mukha ni Hannah na galit ito. Sinabi ni Hannah kay Rita at kay Tope na wala siyang pake kung anong milagro ang ginawa nila, kung nag-sex sila at kung ano mang ginawa nila para makabuo ng bata. Kitang-kita naman sa mukha ni Hannah na galit ito sa dalawa. At sinabi ni Hannah kay Tope na kahit kailan ay di siya minahal ng babaeng yan. Si Rita ang tinutukoy nito at kahit kailan hindi siya mamahalin ito. At niyaya na nga ni Tope si Hannah umuwi. Ngunit si Hannah ay matigas at ayaw talagang umuwi at gusto pa na itong makipagsagutan. Sinabi ni Hannah kay Tope na nagpapakatanga na ito at nagpapagamit na lang siya kay Rita. Halos awatin na nga talaga ni Tope itong si Hannah ngunit ayaw talaga magpaawat. At sinabi niya na nagpapagamit lang talaga itong si Tope sa babaeng yun. Bakit kaya galit na galit si Hannah kay Rita? Habang si Rita naman ay walang masabi, walang imik. Sinabi naman ni Hannah kay Rita na hindi ba sapat ang asawa niya kaya gustong gusto niyang gamitin ang kuya niya. At halos awatin na nga ito ni Tope, ngunit tayo magpaawat talaga ni Hannah at galit na galit ito. Sinabi niya rin kay Rita kung wala ba itong self-respect sa kanyang sarili. At galit na galit talaga si Tope at wala itong masabi kundi awatin na lang. Sinabi niya rin kay Rita na tigilan niya na ang kuya ni Hannah. At sinabi naman ni Hannah sa kuya niya na maawa naman siya sa sarili niya. Sinabi niya rin sa kuya niya na parang pares na rin sila ni Rita na walang self-respect. Sinabi niya rin na respetuhin ang memory ng mami at daddy nila. At nagsalita na nga si Rita at nanghihingi ito ng sorry kay Hannah sa lahat ng nangyayari sa kanila at sa pamilya nila Tope. At sobrang talaga ang pagpapatawad na ginawa ni Rita para makuha niya ang loob ni Hannah. Ngunit sabi ni Hannah yun lang sasabihin niya, sorry na lang. Sinabi rin ni Rita na tama si Hannah na ginamit niya lang si Tope para magkaanak ito. At sobrang sincere ni Rita at nanghihingi talaga siya ng tawad kay Hannah dahil pati ito nadadamay. At si Tope naman walang masabi at napaluwa na lang. Kaya pala galit na galit si Hannah kay Rita kasi yung araw na namatay yung tatay nila, mas pinili pantakbuhan ni Tope si Rita. Kaya ganito na lang ang galit niya kay Rita. Sinabi rin ni Hannah na mas pinipili niya pa si Rita kaysa sa buong pamilya nila. Si Hannah naman todo ang nararamdaman at iyak. At doon na nga nalaman ni Rita kung anong nangyari sa braso ni Tope. At kwento ni Hannah na dahil din sa paghahabol niya kay Rita noong mga araw na yun. Kaya sabi ni Hannah, kahit matagal na yung mga panahon na yun, daladala pa rin ni Tope ang nararamdaman niya araw-araw. At nagulat si Rita sa mga narinig niya kay Hannah at walang masabi ito kundi mapaiyak na lang. Sinabi ni Hannah kay Rita na kung di niya kayang mahalin si Tope ay tigilan niya na ito. Dahil ang pamilya nila nasira na nang dahil kay Rita. Sinabi ni Hannah na kuya na lang ang meron siya at wala na itong maaasahan dahil patay na ang mama at tatay nila. Si Rita naman napapaiyak na lang talaga. Pagkadating ng gabi ay nag-usap nga si Hannah at si Tope. At di na umiimik si Hannah dito at nanghihingi lang ng pasensya si Tope sa kanya. At sana mapatawad pa siya nito. At sinabi naman ni Hannah na hindi na siya magugulat kung ipagtatanggol niya na lang palagi si Rita.
Habang si Rita naman ay naalala kung paano sila nagsimula ni Tope dati at nung gabi na mas pinili ni Tope si Rita nung namatay ang kanyang papa. Labis-labis ang pagsisisi ni Rita sa lahat ng nangyayari. Habang nag-uusap nga si Ana at si Tope, sinabi na rin ni Tope na may baby sila dati ni Rita, ang pangalan ay Margaret, at naman ay ito at sinilang nang wala ng buhay. Habang si Peterson naman ay pumunta na nga sa bahay ni Larita para bisitahin ang mag-ina niya. Kitang-kita naman sa mukha nito na gustong-gusto niya makita ang mag-ina niya. Pero nakakagulat na parang hindi ito masaya. At ang gusto niya lang talaga mangyari ay bumalik sa kanya si Rita.